Simula July 1, libre na ang sakay ng mga estudyante sa MRT 3, LRT 2 at PNR sa mga piling oras. Libre na rin ang terminal fee para sa mga estudyante sa mga pantalan na nasa pamamahala ng Philippine Ports Authority at mga paliparang pangangasiwa ng CAP. Kaugnay niyan, makakausap natin si DOTR Undersecretary Timothy John Bathan. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi, Karen. Anong oras na libre ang sakay ng mga estudyante po, USEC, sa MRT, LRT at PNR? Para sa LRT 2, yung libreng sakay natin para sa mga estudyante ay mag-uumpisa ng 4:30 hanggang 6 o'clock ng umaga at 3 o'clock hanggang 4:30 ng hapon. Mm-hmm. Yan sa LRT 2. Sa MRT 3 naman ay mag-uumpisa tayo ng 5 o'clock ng umaga hanggang 6:30 a.m. at sa hapon ay 3 to 4:30 p.m. At sa PNR naman ay mula 5 to 6 a.m. at 3 to 4 p.m. Oo. Kasama ba dito, sir, ang holiday at weekends o ito yung parang pag-school day lamang? Ang ating libreng sakay ay para sa school days lamang at hindi ito available ng weekends at holidays. Oo. So, kumbaga, to make it clear, Monday to Friday. Monday to Friday at hindi kasama ang holidays. Okay. Pag sinabing estudyante, kasama ba rito yung mga nasa postgraduate? O para lang ito sa elementary, high school at college? Hindi nakasama, Karen, yung mga postgraduate students natin. So, ang coverage nito ay college pababa lamang. Okay. Anong hihingin sa mga estudyante, sir? Para libre ang sakay, dapat ba may pruweba o ID? Merong kailangan ipakita. In the near term, yung tinatawag natin na initial stage ng implementation, ay sapat nang ipakita ang isang student ID na may picture at para ma-avail yung ating libreng sakay. Pero eventually, meron tayong dinedevelop na sistema kasama ang LRTA, ang MRT3 at PNR kung saan makakapag-apply at makakatanggap ng isang free pass o student pass ang lahat ng mga qualified estudyante natin sa mga linya natin ng bilya. At yung mga magbo-book online o nag-online booking ng tickets sa eroplano, malilibre pa rin ba, sir, ang kanilang terminal fee? Covered pa rin sila para dun sa mga airport na operated ng CAAP. Ngunit ang implementation niyan ay mag-uumpisa sa August 1 dahil sa itong mga susunod na linggo ay magkakaroon ng pag-adjust ng mga online booking platforms ng mga airlines at nang ma-extend yung libreng terminal fee dun sa mga estudyante yung mag-book online. Gaano kalaking revenue ang nakikita po ninyo na mawawala dahil sa libreng sakay ng mga estudyante? Baka naman maka-apekto po ito sa pagpapabuti ng serbisyo ng mga trenser. Yung revenue na mawawala ay isa sa mga titingnan natin sa unang tatlong buwan ng implementasyon ng programa. Ang mahalaga kasi dito, Karen, ay tulad nga nung sabi ni Secretary Tugade nung ito inanunsyo ngayong hapon na ito, ito ay isang investment sa edukasyon ng ating mga estudyante upang mapagaan naman ng konti yung bigat ng pagpapaaral at consistent ito doon sa utos ng ating Pangulong Duterte na mabigyan ng tulay sa mas komportableng buhay yung ating mga mamamayan at kinikilala natin na edukasyon yung isa sa mga pinakamahalagang bagay para makamit yan. Maraming salamat, DOTR Undersecretary Timothy John Bathan.